power to power? What do you mean by that? Power is another term for exponent, meaning ang power pwede nating tawaging exponent, at ang exponent pwede rin nating tawaging power. For example, the square of 4 cubes. Sa square of 4 cubes, alin dyan ang power or exponent? Kung ang sagot mo ay number 3 at number 2, tama ka. Sila ang tinatawag nating power at exponent, or power or exponent. Ano naman ang magiging tawag kay 4? Ang tawag kay 4 ay base. Let's investigate the result. How the square of 2 cubed become 2 to the 6th power? Using yung law na pinag-aralan natin kanina, the square of 2 cubes ay pwede rin natin siyang isulat na 2 cubes times 2 cubes. Which is, anong gagawin natin? Kakopya natin yung common base na 2 at i-add natin ang exponent na 3 at 3. 2 cubes times 2 cubes is equal to 2 to the 6th power. Using yung law of exponent na pinag-aralan natin kanina. Another solution. The square of 2 cubes is equal to 2. And then yung exponent niya na 3 at 2 ay i-multiply. Kasi ang rule, to raise a power to another power, copy the base, then multiply the exponent. Ano yung power to another power? Ibig sabihin, dalawa na po yung exponent. Sa base sa ating example, dalawa na nga yung exponent. Si cubes at saka si squared. Ano daw ang gagawin sa exponent o sa power to power? I-multiply. Ano ang gagawin kay base? Copy. Therefore, ang answer natin ay 2 to the 6th power. Bakit naging 2 to the 6th power? Kasi 3 times 2 is equals to 6. Naman equivalent ang 2 to the 6th power. Ang equivalent ng 2 to the 6th power ay 64. Bakit naging 64? Kasi ang 2 to the 6th power ay magiging 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Ano ibig sabihin nun? Si 2 ay ma-multiply mo sa sarili niya ng 6 na beses. And the answer will become 64. Let us answer some exercises. What is the cube of x to the 4th power? In choice letter A, the answer is x to the 7th power. Bakit kaya x to the 7th power ang answer niya? Alam mo ba? Ah, tama ka. Inad niya yung 4 at 3. Sa letter B, ang answer niya ay 4 times the times x cube. Bakit kaya nagkaroon ng 4? Yung isang power na 4, ginawa niya numerical coefficient. And then, yung isang power na 3, ginawa niya power ng variable. Kaya meron siyang answer na 4x cube. Sa letter C naman, ang answer ay x to the 12th power. Kinapin niya yung variable na x, and then, minultiply niya yung 4 at 3. Kaya nagkaroon ng 12. Let us see the answer. Correct. The answer is x to the 12th power. Bakit x to the 12th power? Kinapi lang niya yung variable na x and then minultiply niya yung exponent na 4 at 3. For the next problem, what is the square of 3 squared? Sa choice letter A, ang answer niya ay 6 squared, which is equals to 36. Paano nagkaroon ng 6? Ah, 3 squared. Ang ginawa niya, 3 times 2 is equals to 6. Sa choice B naman, 3 to the 4th power.
Kinapin niya yung base na 3 and then minultiply niya yung dalawang power. 2 times 3 equals 4. So, 3 to the 4th power is equals to 81. Tignan nga natin kung tamang sagot. Tit, tit, tit. The answer is letter B. Tama po. Dapat kopyahin lang ang base tapos i-add ang power. Paano naman naging 81 ang 3 to the 4th power? 81 po siya kasi 3 times 3 times 3 times 3 is equals to 81.